Hindi ko makita. Basa! Bira! 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 Oh! Pag-neutral lang natin siya. Wait lang. Oh, oh, oh. Wait. I told ya! Nagpa-deliver ako pandesal. Oo, oh, lakas mo. Yan, tawag ko to. Galing pa tong ano eh. Bagyo. Pandesal pa sa'yo. Putik na mabugan nila. Eh, na yun. Ay, umainit pa. Init oh. Pandesal mo. Para sa'yo. Travel light nga tayo. Tingnan mo yung bag ni Ma'am Ella. Cellphone lang naman yan. Yan ah. Pabomba, sir ah. Oo. Yung ba yung mga tunog na hindi mo usually narinig? Mga kasi sa bagyo yung mga nakawag ng pagsinta. Oo, yan. Itong mga anak niya oh. Gamit ang pandesal sa bagay nag-aaral. Sir, ingat mo kayo, sir. Talagang dakilang ama. Umakayod sa Pangasinan, nagtitinda ng pandesal habang pinag-aaral ang tatlong anak doon sa Baguio. Talo tayo sa ilaw niya, bro. Asan niya? Nasa ulo eh. Sumasabay yung ulo. Sa atin, iwan eh. Dapat talimang ilaw mo din. Natuwa sa angge. Uy, dalawa yun ah. Nagtanggal na ng jacket, bro. Kumuha na ng buwelo. Good morning guys! Ngayon, gumising kami ng maaga para makapag-prepare dito sa aming Manibela experience. Ngayon, pumunta tayo ng Mapanuepe bilang isang bagong papasyal sa Mapanuepe. Kailangan ko ng tour guide at ito ang aking tour guide. Yeah. Alam nyo ba ang bayad sa tour guide doon? 800. Balikan. Mami, nagpresyo agad. Bayaran mo na agad. 800. Pero ako libre lang. Yun! Galing! Basta libre yung kanin. Oh, may dala kaming kanin para sa'yo. Oh, may melengke tayo doon, di ba? Bago pumasok doon, may palengke doon. Papakita ko rin sa inyo, mga kamanibela, yung aking gagamitin sa akin ngayon. Ridge. Si Maximus. Ayan. Wow. Kailan siya as Jeep Wrangler Rubicon GK. Pre, bigyan natin ng challenge yung editor mo. Pag pinakita mo si Maximus, lagyan mo ng growl na sound. No? Sound, sige. Pakilala namin si Ultimate Very Angry Maximus. Okay. Pwede niyang... Editor, lagyan mo yan ha. Papanoorin ko ito pag di mo nilagyan. Nako, mahila pag hindi niya lagyan ng sige, continue. So, dahil ito yung gagamitin natin. Talagang travel light lang. Usually na ginagawa namin, may dala kaming tubig. Tigisa kami ni Mrs. Dito naman, yung una namin, siyempre, tutugan namin. Yung una namin, tinama. Cute size. Okay na yan. Sa likod naman, ang aming dala ay meron kaming... Higaan. Yes, upuan, higaan, tsaka mga damit namin pampalit after maligo. Yan ang travel light talaga. Travel light. Ngayon naman, ipapakita naman namin sa inyo ni Reed. Ito yung dala niya. Yan, yung lahat ng details na yan, pwede niyong panoorin sa programa ng Manibela, yung complete details na yan. Tsaka sa channel ni Brother Reed. Doon mo makikita. Editor, ayusin mo yung transition talaga naman. Editor talaga, pagkano, papantayan ko talaga yan. Kaya nga siya na yung pinag-video ko para makapag-produce ng magandang edit. Oh, magandang mag-edit to eh, pero alam niya, natin. Alam niya kung saan siya magka-cut at magka-transition. Oh. Talaga naman! Sasabihin ko lahat ng pwede niyang i-insert yan. Kailangan magawa niya. Ayun, sige, sige. Challenge mo. Tignan natin yung galing niya. So after nito, pakita mo yung trailer ng gagawin na susunod namin. Sige nga, okay. Bigyan mo nga rin ng effect yung paano ipapakita yung sakyan. 1, 2, 3. O, dahil kasama natin ang UNTV Public of Affairs, bigyan natin sila ng word din. Gano kayo? 1, 2, 3. Okay. Tatali mo? Ayos, direct. hindi usually lumalabas sa mga programa natin. Ito nga, behind the scene yung vlog ko, di ba? Hindi usually nakikita niyo kung sino ba yung lightman. Ito lightman natin, oh. Ilawa natin yung lightman. Oy! / drone pilot. At siyempre ang aming meron. Director. Hindi nakikita yan. Tsaka yung aming videographer. Ayan, oh. Yun. Tsaka yung street fighter natin na mahilig sa kanin. Pero tapos ipakita. Yung driver, pre. Bago lang to eh. Ato. Yung driver, pakita natin. Ito yung driver eh. Alam mo, di ka kasama. Kasama ka. Edgar siya.
Oo, oh, Eddie Garcia. Eddie Garcia pangalan mo? Legit. Wow! Eddie Garcia. Kaya naman, dito yung mga kasama natin sa SM Rosales. Doon natin sila susunduin. Maaga pa naman tayo. Meron pa tayong at least 15 minutes earlier para makarating doon sa ating next meet-up point. Let's go! Boss Mark! Good morning! Good morning. Basta, pakonekta naman ako sa radyo. Ah, ganyan ako kalupit. Yung big boss pa yung pinakukonek ko sa radyo. Hello po. Pakilala kita kay Sir Mark. Sir Mark. My big boss. Good morning. Siya si Lester. Ayan, mga... Good morning po. Si Oliver. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Mga taga Otolax. Otolax. Okay. Oh, sige, ayan. Tara. Let's go, let's go. Tara, let's go. Thank you. Ingat. Ride safe lang. Ngayon ay kumpleto na ang aming grupo. Kasama natin ang ating mga kaibigan. Si Boss Mark, gamit niya ang kanyang Navara. Si Brother Sev, gamit din niya ang kanyang Navara ngayon. Dalawang Navara, isang Montero at isang Jeep Wrangler JK ang gamit natin ngayong araw sa video ito. So let's find out at see you at Mapanuepe, Zambales. So, oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. So yun guys, dito kami ngayon sa SBMA at dito ang aming next pit stop. Dito kami mag-almusal. So quick coffee break lang kami, pero bago natin gawin ang lahat yan, bago rin tayo mag-offroad, i-double check natin yung ating mga gulong upang masigurado natin na safe ang ating biyahe mamaya. So tara. So far, so good. Ang ganda naman ng aming takbo kanina. Tingnan natin, no? Matagal itong di nagamit eh. O ilan lang angin? 28 na lang. Nagbawa siya kahit papaano. Mga 35 dapat yan. Okay, yung hangin natin ay 35 PSI. So, dapat balanse lagi ang gulong natin sa hangin para tumagal din ang lifespan ng mga gulong natin. Hey, bro! Meron akong bagong cameraman. Uy! Kamusta? Bagong cameraman? Oh. Naka-uniform? Oo, oh, uniform. Talagang katalikod ka? Oo, oh, talikod ka? Oh, production! Ano, lumalambot? Hindi, chinek ko lang kasi matagal kong di nagamit yung sasakyan. Check lang natin para at least safe tayo. 28 PSI. Mababa. Mababa. So, ginawa kong 35. Baka 68. Uy, taas masyado, 35 lang. Tara, pinta. Bawal lang ako kumain eh. Kayo nga pa. Kayo lang. Kayo lang iniisip ko. Ako, umukit din din. Diet ka? Diet ako eh. Naka 3 days fasting na ako. Habang malinis pa yung ating sasakyan, eh vlog ko naman to, magpa-practice na ako. Iisa-isahin ko na yung mga kinabit ko rito sa aking Jeep Wrangler Rubicon JK. Ayan. Ngayon, kinabitan ko to ng Nitto tire. So yung Nitto tire na nilagay natin is 35 by 12.50 rim 20 LT. Nitto. Yung fuel naman na kinabit natin na mags, marami namang design yan. Sa aking experience at sa mga kaibigan ko rin na meron mga Jeep Wrangler Rubicon, pinaka-recommended po nila is yung 14 inches lang yung mags para mas malaki yung goma. Kasi yung kinabit ko, di 20. Aaminin ko na medyo nagkamali ako dito kasi hindi talaga to dinesign para sa off-road dahil malaki yung mags. Gaya mga gutter, hindi natin maiwasan, magagasgas talaga kasi nga malaki yung mags niya. Pero kung nagkagluyi tayo ng mags, mga rim 17, rim 14, much better yon sa mga overlanding. Bukod sa mga mags na kinabit natin, nagpakabit na rin tayo ng tapakan dito. Aftermarket na rin to. Yung ilaw dito sa ating side mirror, ito ay aftermarket na rin. Nilagay din lang din natin yan. At lahat po ng parts dito sa Jeep Wrangler ay merong lahat na nakalagay ng mga maliliit na detalyeng Jeep. Originally, ito po, hindi ko tinanggal to kasi gusto ko ma-maintain yung kanyang pagka-macho yung dating para sa akin. So, kanya-kanya naman tayo ng taste. At ito namang ilaw na to, napapalpaltan ng kulay yan. Kung anong kulay ang gusto ko, kung red, green, blue, violet, lahat ng kulay sa rainbow na ilalagay dyan. Ito naman
naman, yung railing sa to ay talagang hindi ko tinanggal, although marami namang mukha na pwedeng ilagay, dahil para sa akin, yung meaning ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, it symbolizes our seventh continent na ang nagsisimbol dyan ay kapayapaan. Yan. Freedom, peace. Ito naman, nilagay ko lang, minimal lang ang bumper na nilagay ko for protection lang din. Ito siya. At pag binuksan mo ang aking makina, wala naman akong in-upgrade dito, all stock lang din naman. Pakita ko na rin sa inyo kung ano yung laman sa loob. Yon, ito po ay V6 engine. Ayan, sa pagkakaalam ko lang, ito ah, hindi ako sure, pero pagkakaalam ko, ito na yung huling nilabas na V6 engine nila kasi ang alam ko may mga lumabas pa na iba pang variant ngayon. Ang tanong, bakit gasoline ang kinuha ko? Kasi hindi naman ako gumagamit palagi ng mga gantong sasakyan. Kumbaga, ito ay parang pang-occasional ko lang ginagamit pagka gusto ko lang gamitin. Kaya mas gusto ko ang gasoline dahil less ang maintenance noon compare sa mga diesel engine. Although mas mahal lang ng konti ang gasolina. Dito naman sa ating radio frequency. Ayan, so ito yung ating radio. May pa ano tayo dyan. And then we have also naglagay tayo ng jack dito sa likod na kung saan pag naplatan ka, ito na gagamitin mong jack kasi hindi nga ka siya kayang ilip ng ordinaryong jack. Meron na rin protection dito. Sa carrier naman, pag gusto kong humila ng mga trailer, naglagay na rin tayo dyan. Bigyan ko pa kayo ng complete details doon na lang sa bundok para ma-experience natin yung 3-4 months ng ating Jeep Wrangler Rubicon. Let's go! Bawal kang kumain ng kahit ano. Mahirap magpapayat, pero mahirap din tumaba. Anong gusto mong gawin? Lahat mahirap. Lahat, it takes sacrifices. Kailangan mong pagtiisan to reach your goal. Tara na, ani. Ito ang aming almusal. Yes. Samahan nyo kami guys at mamimilingin muna kami ng aming kakainin ngayon. So yung ulam na bibilin natin ngayon is pang tinola. Nagkikrip ka sa tinola? Hindi, para dapat may sabaw kasi. Okay, sige. Kasi mainit dun, di ba? Oo, gamot sa puyat. Siya lang naman ay pamimili natin kasi fasting ako eh. Pagluluto na lang natin siya. Problema niyan, pamimili natin siya. Wala naman akong pera. Hindi ko namin sangkap ng ano. Magtanong tayo sa tindera. Pwede ko alam. Lang yan. May problema. Pwede ko alam sangkap ng tinola. Tanong tayo. Hello, ano? Ate. Hello po. Alam niyo yung sangkap morning. Sa tinola? Sangkap para sa tinola. Ano yung mga rekado para sa tinola? Masustansyang gulay. Sige po, pwede po bang kunin nyo na lang tapos ipunin na tapos diretso na bayad ba? Ay, pang isang tauhan lang po dahil siya lang po kakain. Hindi, isang piraso. Hindi, yung manok po, yung mga anim na piraso. Kakain siya ng tinolang sayote. Okay, Luya. Luya, gusto ko yung ano, yung pang rekado, pang special kasi ako yung magluluto niyan eh. Ako yung chef niya eh. Hinog na? Oo. Yan. Ito. Para matamis. May hinog bang luya? Ano pa ate? Bawang. Ah, kasama talaga yan? Yes. Parang wala namang ganyan. Yung tinola niya alagyan din ng kalamansi? Hindi. Ah, hindi. Baka gusto mo. Tapos sibuyas ding. Ah, sibuyas. Lahat ba yan nilalagay ng bowl, ate? Iwain ding. Ay, iwain. Iwain din. Oh. Dalawang sibuyas para mag-amoy sibuyas po siya? Sige. Ate, ngayon nakabili kami ng sangkap para sa tinola. Ano na yung next? Down ceiling. Ito na yung sangkap ng tinola namin. Down ceiling. Down ceiling. Hindi saan kami pipitas nun? Hindi bibili ng manok, ate? Pwede. May manok. Wala pa. Sa, oh. Asan yung, saan kami pipitas ang daong sili? Dun sa likod. Kuhanan kita gusto mo. Aba, kukuha na tayo sa likod ang daong sili. Oo. Tara. Ito, budget mo 500 pesos para sa tinola mo. Oo, para sa tinola. Okay, sige. Tignan natin kung mapapakain mo isang barangay. Kasha ka ba? Naku. Tinanong ako kung kasha ko. Parang ang sakit magsalita ni ate. Indirect ah. Ate? O, kasha. Nagde-diet ako eh. Nagde-diet. Pwede po makipitas ng sili. Magkano po yung daw ng sili? 20, sir. 20. 20 daw. Kuha na tayo. Ito naman. Sige, kuha na po tayo. Ito pong sitaw. Magkano po itong sitaw? Ay, sir, 35 po yan. Ah, 35. Ah, mahal na sitaw ngayon ah. Itong patola, magkano? Sir, 21 po. Oh. Patola? Oo. Oh.
Bakit? Oo nga, ano no? O, patola nga tawag dyan. No? Ang dami na ampung talbos ng sili. Wow. Eh, baka po maging tinolang sili po ito. Masarap po maraming talbos. Ah, okay. Basta tinola. Basta tinola. Sige, sige. Ano pa? Ano siya sasahog namin dito? Manok. Manok. Yung pula? Oo. Manok. Ate, manok na pula. Ate, syempre, babayaran yan. Oo, oh, syempre. Magkano'y inabot yung gulay? Manok na bulik. 91 lang. 91 lamang? Uy, sakto. Uy, sakto. Grabe, 91 pesos ito nung nabili mo. Mapapakain natin yung buong barangay. Grabe, par. Tara. Boss, thank you, ha? Thank you, boss. Thank you. Ngayon, nahanap naman tayo ng manok. Dito tayo sa wet market. Ito yung dry market. Ito yung wet. Dito tayo. Mukhang mabait yung nagtitinda. Dito. Mabait yung nagtitinda dito. Very friendly. Walang manok? Pabili nga po ng manok yung korting isda. Ah, manok, korting isda. Ah. 45 lang po eh. At bro, gusto mo ng ano? Ako, tilapia ako. Bro, masarap din. Magkano po yung isang kilong lapu-lapu? Bro, tamban to eh. Tamban? Tamban. Ito po, galunggong, magkano? Serena, bangkang Serena. Ah, Serena. Ha? Serena? Serena pala to? Bakit po walang muka? Meron? Walang buhok. Ayan yung manok mo, bro. Ayan, manok. Ayan, o, manok. Ilang manok ang kasya dun sa in-order nating gulay? Sa tingin mo? Tingin ko quarter. Quarter cut. O kaya half cut ng ganun. Hindi, puro pakpak kukunin ko. Ha, puro pakpak. Eh, di kalahating kilo. Pre, kaya na pakainin ng isang barangay dito sa in-order ko. Palagay ko kaya. Yung sahog niya kakapraso. Yung manok niya sa kilo. 200. Pre, budget is 500. 200, John. So, meron pa akong 200 na natitira. Oo. Saan mo dadalhin yung 200 pesos mo? Marami pa tayong pwedeng iprito. Oo, tama. Ano piprito mo? Yung lapu-lapu. Oh, bili tayong lapu-lapu doon. Oo, tsaka balena. Okay. Oo. Pwede. Pero pang dugong. May sirena nga eh. Ano pa? Okay na to. May pang tinola na tayo. Oo, ako ano pang ulam? Ang kulang. Ikaw, ano pang gusto mo kainin? Oh, yun na yun eh. Kaya bili tayo ng GG. Oh, yan. Magkano po yung tig-50 tilapia? Tig 200 lang daw. Pwede akong pakuha ng 5 piraso tilapia? Ah, 5 piraso. Hindi, i-all in muna, 200. Wag nyo po tanggalin yung paa. Ako po tanggalin yung paa. Ano lang tayo, prito? Oo, oh, prito lang. 100 lang. Oh, 100 lang daw. 100? Oo. Oh, may tilapia na kami, 100 pesos lang. Oh. Ang mura. So, 100 plus 100. Thank you po. Magkano nang nagbili natin? 400. So may 100 pa tayo pambili ng mantika. May mantika ka ni. Kulang yan. Ang dami nito. Ano ba to? Prito? Oo. Ah, okay. Ano po? Bili na natin isang bote. Isang boteng mantika. O yan. Pabili. 30. Isa po. 30 siguro. Magkano po yung tig-20 mantika? 27. Na mas mahal ka magpresyo. May patong. Yon. So, testing. Mic 2, 1, 2. Ang ganda naman ng view natin. Mami, kitang-kita ka. Oh, love you. Ang galing. May mga... Ay, ikaw nga. Ano? Na kami doon sa may parang lahar at marami palang tracking dito. May bayad pala, 20 pesos daw sabi sa ating radyo. Ito ay para sa ecotourism fee natin. Oh, 30 pesos ay nakalagay. Kanina yung mga scene na nakita ko, marami siyang pine trees. Bukod sa maraming pine trees, saka yung klima kasi dito ngayon dahil summer, mainit. Magkano? 30 pesos per head. So, yung driver hindi libre. Ah, ganun. Nakala ko may ano eh. Sila, sir? Dalawat kalahat eh. Anong dalawat kalahat? Tatlo. Ah, tatlo po. Paano mo kinumpit yung dalawat kalahat eh? Ito pa lang, sir. 90 po yung dalawat kalahat eh. Talagang binigyan yung dalawat kalahat eh. Naniwala si ma'am sa akin, dalawat kalahat eh, sabi ko eh. Ayan, oh, okay. Kala ko obra dito kasi dalawat kalahat eh. Payat yung kasama ko eh. Mahina kumain. Parang sa jeep pag sumakay ka, pag magaang may discount ka doon. Ano pwede natin i-vlog dito, bro? Ito yung ginawa nilang kalsada papunta doon sa mga yung kuryente para makatipid. Ginawa nila ng straight na road para doon. Oh, yun guys, narinig niyo yung sinabi ni Reed. Oh, siya na yung nag-vlog. Okay na yun. Okay guys,
pagka hindi masarap yung ulam ni Alfred, babayaran niya lahat ng ginastos ko sa putahe, lalong-lalo na doon sa Serena. Ako bahala sa Serena mo, bro. Sasarapan natin yan. Kakaliskisan ko isa-isa. Gusto ko boneless. Boneless Serena. Patay tayo dyan. Mami, alam mo bro, minsan kala ko kakampi ko to, minsan kakampi mo eh. Bakit ganyan? Nagsusumari pa na kakampi, susumbong ka pa. Mamela! Nanay mo? Mamela, ba't tayimik ka dyan? Mamela! Yes, si Alfred na po bahala. Babayaran ko na lang po pag... pag di masarap. Pati tayo dyan. Ganda, ganda, ang galing. Mabagal lang naman. Ano ba ito? Hindi, mabagal lang yun. Hindi ba? Sarap no? Halimaw pala to. D6. Okay na po ba? Hey Alfred, nandito ko. Oh, salamat po. Marunong pala ako mag-ride ng ganun. Natakot ka ba, boss? Hindi ko naman din drip-drip. Ayoko siyempreng matakot yung sakay ko. Bro, may video ko. Anong sabi mo, mami? Okay na. Sa mga pupunta dito, if I were you, mas maganda. Additional na lang to sa experience namin. That's why parang nag-iba ngayon yung vibe ko nung lumabas yung adrenaline rush ko nung medyo tinira ko ng konti itong si Maximus. Pero kanina medyo mababa yung adrenaline ko eh nung medyo ang sarap pala naman pigain tong si Maximus. Ngayon ko lang na-enjoy. Mami naman, isa pa nga. Ayaw na niya. So yung ibig sabihin ng ukit ni Nam, ayaw na niya. Ayun yun. Para at least alam niyo lang. Hindi yun masama. Hindi yun bad words, diba? Hindi yun bad words. Salitang Ilocano yun. Ang ibig sabihin ay ayaw ko na. Ayaw na niya. Yun. Ngayon, yun tayo sa traditional way, pero yung takbong pogi lang. Angge, angge. Angge. Yes, boss Rick, hindi mo abot. Pero hindi natin kailangan mag 4x4 dito. Kahit 4x2 lang, okay lang. Oh, roger that. Mauna yung dalawang na para, para ma-video ko. Tugs, basa si Derek. Oh, alam mo na kung saan distansya. Oh, galing. Hindi ko makita. Basa. Oh. Bira, bira, bira. Oh! Wait lang. Oh, oh, oh. I told ya.